welcome back to my channel. So, muling nagbabalik, Amanda Palad. So, for this video, ang gagawin natin is, i-share ko yung mga ideas outfit at saka mga outfit na sinusuot ko kapag aalis ako, kapag gagala, ganun. And then, tips para makapili ka ng outfit na susuotin mo for the day na aalis ka, ganun. So, yung unang-una kasi na inaano ko is yung location, kung tsaka kung ano, occasion ba yung pupuntahan ko or ordinary day lang, ganun. So, ayun yung unang-una. And second is kung comfortable ba ako, hindi ba ako mako-conscious na makikita yung shoulders ko, yung underarm, yung legs, ganun. Tapos, is next naman yung kung presentable. Siyempre, as a Filipino citizen, ganun. Diba dito sa bansa natin is hindi ganun ka-liberated yung mga tao. Siyempre, meron pa rin taong mag-judge sa suot mo. Pero nasa sa'yo naman yun kung paano mo siya lalabanan. Kung magpapatalo ka ba doon or magiging free ka na suotin yung outfit na gusto mo. So, ayun guys. So, ayun lang yung mga tips na ginagawa ko or mga reference ko kung paano ako makakapili ng outfit. So, ngayon mag-start na tayo. Sasabihin ko lang muna yung mga damit na, ipapakita ko sa inyo yung mga damit na susuotin ko. Tapos ito try on ko siya. So, syempre, ito pinaka-favorite ko to. Itong jacket na to. Ayan. So, itong jacket na to. And next, ayan yun sa mga jacket. Syempre, lifesaver yan. Kapag malamig, diba? Tapos kapag gusto mo basic lang, pero gusto mo maging parang kabog yung damit mo. And then, ito yung pinaka-latest na binili ko. Ito yung pa-square siya dito. Ayan. So, yung binibigay ko sa inyo is yung mga top muna. Tapos ito, yung sando. Yung gantong sando. Ibalik ko siya. Yung sando, tapos hindi siya yung fitted, palobo siya. And next is this one. Ito binili ko siya sa Shopee. So, yun. Tinry ko lang bumili ng dami sa Shopee. So, yan siya. Net lang siya, diba? So, yan. Itatry on natin yan. And then, ito. Bigay lang to sa akin. Ito, pang basic. Diba? Pang basic lang siya. And next is ito. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Tapos dito ako natutong magsuot ng mga long sleeve. Ito yung parang hindi talaga parang ayokong mawala. Mawala na lahat ng damit ko. Ito lang ayoko. Hindi ko alam, pero feel na feel ko pag suot ko yan. Alam ko. Huwag niyo ako i-judge, pero ito siya yung pinaka-favorite ko sa damit ko ngayon. And then, ito. Crop top na fitted. Yung stripes, yan. Tapos, if gusto niyo naman yung kabog, diba? Yung pang finals. Tapos yan, kita yung shoulders dito. So, may kita niyo siya kapag tinray na natin siya. Tapos, magpapakita din ako sa inyo ng mga pang-ibaba para makakuha kayo if ano yung mga pwede nyong ganun. Pwede nyong gamitin. Tsaka, ayun. Tapos, eto. Ano siya? Turtle neck siya na long sleeve yan. White lang siya. Tapos, ano to? Ito pala is sa mama ko. Tapos, masikip na sa kanya. Tapos, tinry ko. Kasi, as in, lahat ata ng damit ko is nasuot ko na. Tapos, eto. Sando ulit na black. Tapos, eto, syempre, pang finale ulit. Off-shoulder na white. Hindi siya plain, meron siyang print dito. Kabaliktad siya. Tapos, ano siya, half ng shoulder mo. Hindi ko alam kung anong tawag. Tapos yan, may ribbon. Tapos, proceed na tayo sa pang-ibaba. So, yung pang-ibaba naman is eto. Syempre, hindi mawawala yung pantalon. Yan.
pantalon. Wait lang, ang katinailong ko. Tapos itong paldang to. Kay mama ulit to. Uniform niya to dati sa trabaho nila. Nung, ano pa siya, nung mag-jowa pa lang sila. Tapos, ayun yung sinusuot niya uniform. Tapos kinuha ko. Tapos eto, white na pants. Siyempre, pag ano, pag dark na yung top mo, siyempre dat mag-light ka. So, it's either white or, ano, or basta something na pwede mong i-partner sa ano, na light color. Tapos eto, pants na ripped jeans. Tapos, etong maong na palda. Yan, baliktad siya. And next is etong short. Syempre, hindi mo mawawala yung short sa mga babae. Syempre, di ba mayroong times, lalo na kapag meron ka, is iritang-irita ka sa sarili mo, yung ang itchy ng balat mo, kaya, tas init na init ka, syempre, mag-shorts ka na lang para comfortable, tas presko. And, ayun, napakita ko na sa inyo lahat ng mga damit na itatry natin. So, ang gagawin naman natin ngayon is magpo-proceed tayo sa try-on. So, hello guys, I'm back. So, ito na yung mga try-on na gagawin natin para makita nyo kung paano ba manamit ang isang Amanda pala. So, ayun, ang arrangement niya is sasabihin ko kung anong number na outfit. And then, next is yung try-on. So, for outfit number 1, ito siya. So, ayun guys. So, ito naman is for outfit number 2. Short ulit yung pinartner ko. Siyempre, mag-umisa muna tayo sa short. So, sobrang init at nakakapagod. Pero para sa inyo, proceed na ako sa skirt and then dito. So, yun guys. So, madami pa tayong ka-try on. So, let's go to another one. So, yun guys. So, para sa pang-apat na outfit is nagpalit nga lang ako ng pang-ibaba and ito pa rin yung top. So, ayun. Ito is medyo revealing siya kasi, diba? Kita yung pusod yun. So, if ayaw nyo naman, pwede naman nyo din to i-partner sa high waist na, ano, na pants, ganun. Basta dark or it's light din, pwede din. Kasi nude naman tong pang-top. So, yun. Sobrang putla ko pala sa video na. So, mag-lip print lang tayo. And now, mag-proceed na tayo sa outfit number 4. So, yung outfit number 4 is balik tayo sa skirt kasi meron ako nakaligtaan. So, yun. Balik tayo sa skirt. Ang sasuotin ko naman is yung skirt na maong and then surprise na. So, that is the next outfit na nakaligtaan natin. It's a third one or fourth one ata. So guys, for outfit number 4, is dito na tayo sa revealing ulit. So yan, may pa-shoulder na si ate mo. So, eto na, proceed tayo sa try-on. So yan, for the sixth outfit, so eto, jacket, and then itong black na sandal. So, may kita niyo naman siya sa try-on. So, ito yung sixth outfit natin. So, yun guys, for the seventh outfit is itong turtleneck. So, hindi ko siya tinupi sa video, pero
tinutupi ko talaga siya kapag sinusuot ko siya kasi sobrang haba ang OA naman. Meron yung forma na hindi tinutupi, di ba? Yung nakatago yung kamay. Pero ang OA niya kasi sobrang haba niya talaga. Like ito. Ito yung kamay ko. Di ba? So, yan, tinutupi ko siya. Eh, hindi ko siya matupi ng mag-isa. So, pag suot ko ito is pinapatupi ko sa kasama. So, this is the 7th outfit. So, the last outfit is naka-off shoulder na ang lola mo. So, rock and roll tayo dito. So, ito na siya ng suot ko and yung turn na niyang pants. So, for the second to the last is suot na natin tong net and then yung sando na pinakita ko sa inyo. So, let's proceed to that try-on video. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. So, sabi ko, yun yung second to the last. So, ito na yung last, pero hindi pa pala. So, ito yung or tunay na second to the last na outfit. So, tinanggal ko lang yung net na suot ko kanina. And then, ito siya kapag tinanggal yung net. So, ang haggard ko na, gulo na ba ako. Pero, let's do this. So, for this last outfit is ano siya, overall, and hindi ko siya napakita dun sa mga pinakita ko sa inyo sa kanina, sa intro na mga outfit. So, ito yung last outfit natin. Masasabi nyo talaga na, okay, so yun. Sorry sa audio ulit, kasi yun nga, wala tayong mic, so rinig na rinig yung mga tricycle na dumadaan sa labas. So, ito yung next and last outfit sa video na to. Na masasabi mo talaga is pang-occasion siya. Na pang-dibu, di ba? Kung may a-attendan kayong dibu, birthday, ganun, anniversaries, or mga kasal. So, eto na siya. Punta na tayo sa try-on video. So, yun guys. Tayo, dito ko na tatapusin yung video na to. And sana nakatulong yung video na to sa pag-iisip niyo ng mga outfits na pwede niyong suotin kapag may gala, may events, or something na pupuntahan kayo. And thank you guys for watching and see you on my next one. Bye-bye!